Ano? Hello mga peps! Kumusta? Nandito naman tayo si Pepens TV, inyong lingkod. Mga peps, sa video na to ngayon is magre-rehouse tayo ng alaga nating tarantula. Okay! Yan! Ang i-rehouse natin mga peps ay apat. Apat na juvenile. Yan. Ito sila. Yan. I-rehouse ko na to kasi masikip na sila sa kanilang lalagyan eh. Mga tarantulang to is isang Mexican fire leg at Liltocatle albopilosum, albopilosus, mali na yung tag, tapos Nandochromatus, yan isang female at sakang male, yan. Yung dati mga peps, ang liliit pa nito mga to eh. Papakita ko dito. Yan. Napakaliit pa niyan. Tapos, lahat sila sling pa nung binili ko. Ngayon, malaki na. So, kailangan ng i-rehouse. So, tabi muna natin to. Yan. Yan. Buksan muna natin para makita nyo kung gano'n nakalagay itong Nandochromatus. Yan. Diba? Ang laki na. Sikip na sa lalagyan. Tapos yung isa, yung curly hair. Oop, nag-flick pa ng articulating hair sa kanyang puwet. Oops. Ilang. Ilang. Oops. Oops. Ilang nga. Mahirap. Oop. Yun. Yung isa, yung albopilosus. Yan, sikip na rin. So, kailangan talaga ng rehouse para sa next molt nila, hindi sila mahirapan. Tapos, yung lalagyan na gagamitin ko mga peps is ito. Yung plastic container lang na mura. Yan. Tapos, meron ding hide. Ito yung hide na gagamitin ko. Paso. Yan, paso. Yan. Ang kagandaan sa mga tarantula mga peps kasi kahit anong enclosure na gagamitin mo, plasticware or glass, acrylic enclosure, kahit ano, may mamuka o pwede sila sa mamurahin, pwede rin sa mamahalin. So, kung may budget ka, doon ka sa mamahalin. Kung gusto mo nang hindi ka makagastos ng malaki, is, pwede na itong ganito. Ito, nabili ko sa ito. Ang isa nito is 20 pesos yata yung isa. Okay? So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano bubutasan to. Okay? Tapos ko na ang butasan tong enclosure na to. So, simple lang ang pagbutas. Yan. Yan. Sa ibang gilid, yan. Sa taas, may butas. Tapos, apat sila. So, isa pa yung natapos ko para hindi tayo matagalan. Isa, gagawa tayo ng magic. 1, 2, 3. Tadang! Oha! Apat agad. Hindi tayo matagalan. Okay. Tapos, ngayon, substrate na naman yung nilagay natin. Okay. Substrate nila is siyempre yan, 1 kilong asukal. Hindi, joke lang, kukupit lang yung gagamitin kong substrate mga peps. Ito na yung available sa akin ngayon eh. Yan, kukupit. So ngayon maglalagay na tayo ng substrate sa isang enclosure, tapos gagawa na naman tayo ng magic mamaya para madali lang yung yung tatlo. Okay. Thank you.
Simpleng setup lang mga peps. May hide. Tapos, minis ko muna yung sa gilid kasi wala pa akong yung water dish na glass. Bibili ako bukas siguro. So, misting muna yung ginawa ko pero okay lang yan. Okay? Yan, napaka simpleng setup lang. Yan. Importante may hide kasi medyo malaki na sila so kailangan may hide. Yan. Okay? So ngayon, magmamagic na naman tayo para gawin natin itong, para matapos yung madali yung tatlo. Okay? 1, 2, 3. Charan! Okay! Tapos na mga peps. Madali lang, minagic na naman natin para hindi tayo matagalan. Same setup lang naman. So hindi ko na pinakita yung paggawa ko ng tatlo kasi napakita ko na yung una. So, yan. Same setup lang sila kasi puro sila terrestrial. Yan. Basta may hide. Yan. Okay, so ngayon, gagawin natin is lilipat na lang natin yung tarantula sa bago nilang enclosure. Mga peps, una kong itatransfer dito is itong Deltocate labopilosus. Yan. Straw lang yung gagamitin kong pampok. Yan. Ano ba ito? Yan, ganito na siguro. Gahan lang. Ito siguro. Ayan, dito na lang. Ayaw niya bumaba. Na, bagong bahay mo. Oop, na-click ng kutikiting here. Ayan, tagal mo kasi bumaba. Okay. Yun. Sorry. Yan. Okay. So, yung substrate na yan, isa hindi ko na lang kukunin kasi malinis na lang yan. Wala yung mites. So, dyan na lang yan. Tapos, gagawin ko isa, kukompress ko na lang gamit yung kutsara. Basta walang mites, okay lang. Yan. Okay, tapos na yung albopilosus. Yan. Okay. Tapos natin lilipat ay Landochromatus. Yan. Ah, hindi ba madilim? Labasin muna natin. So, kunin natin itong substrate. So susunod na natin yung isang Landochromatus. Okay, ito naman itong female na Landochromatus. Yan, ipat natin dito, sana mabait to. Oops. Oop. Munti pa mag-bolt. Yan. Okay. So, gawin natin, tagpan natin, baka mag-bolt pa. Okay. Yan.
Okay, yan, pasok. Okay, delay lang. Kasi madali lang yun kasi... Okay, yun, pumasok siya sa side. Yan. Yun, tapos... Ang panghuli nating ilipat ay isang fire leg. Yan. Ito, Mexican fire leg yung huli. Yan. Yan. Tapos, oop, medyo bolty rin to. Yan. So, yan, parang gusto niya yung lalabas. Sige. Yan. Yan. Ano kaya ito? Yan, ganito na siguro. Oop. Likot nito eh. Oop. Ganyan nyo. Yan na lang. Okay. Oop. Okay. Mexican fire leg, yung huli natin. Yan. Oop. Muntik pa. Muntik pa ang mag-bolt. Yan. Kaya medyo mabilis yung kamay natin para hindi sila mag-bolt. Okay. Okay mga peps, natapos na natin i-reuse yung apat na tarantula. So ngayon, nandito na sila sa lalagyan nila. Pali yung label nila nung dati sa enclosure nila, isa nilagay ko rin dito. Yan. Yan, mali yan. Dapat albopilosus na yan. Tapos ito, Andochromatus, Brazilian red and white. Yan. Fire leg. Okay. So, walang nag-bolt. So, meron lang yung muntik mag-bolt. Tapos, meron din yung muntik na matabunan. Okay. Ang kagandahan din ng enclosure na ito mga peps is pwede natin ipagpatong-patungin. Yan. Oh, ha? So, mayroon pang malaking space sa lalagyan. Yan. Okay. So, hindi tayo magtatapos mga peps ko lang shoutout. So, shoutout natin yung nagpapa-shoutout sa last video at saka doon sa page. Okay? Mga peps, una natin i-shoutout ay si Sir Arvin Fuentes. Sir, maraming salamat sa patuloy na suporta kay Pepins TV at saka kay Jong Lee Aquatics. Shoutout sa iyo, Master. Maraming salamat at saka kay Jonah Calderon Kulango. Yan, shoutout sa iyo, Lutz. At saka kay PD Dudes Amodia. Okay, shoutout sa iyo, Sir. At saka kay Lucky Dan Gabriel Filippi. Yan, shoutout sa iyo, Lutz. Maraming salamat sa mga solid supporters. Sa lahat ng sumusuporta kay Pepins TV, maraming salamat. Kung gusto nyo magpa-shoutout, comment kayo sa baba. Shoutout ko kayo sa next video. At saka pwede rin sa page. So maraming salamat mga peps. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, alam nyo na kung anong gagawin nyo. Okay, yun lang mga peps. Maraming salamat. Bye-bye.